What's up mga ka-Pinoy AU? Magandang araw po ulit sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong topic. Ang topic po natin ngayon, mga bagay na unang dapat mong gawin pagkarating mo dito sa Australia. Top 4 lang po tayo, top 4. Una, SIM card. Pagkarating niyo po sa dito sa Australia, saan mang ang point of entry nyo, saan mang airport. Meron na ano dyan, may mga tindahan na ng SIM card. Sa airport pa lang, pwede na kayong bumili. Kung ayaw nyo naman, kahit isa lang, makabili kayo sa airport. No? May namang provider dito, may Telstra, Optus, Vodafone, may AmySIM, TPG. Marami dito provider, hindi katulad sa Pilipinas na limited lang. Sa Qatar, dalawa lang. Dito, marami. So, may kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang promo, may kanya-kanyang pakulo yung mga provider na yan. Pero for me, ang recommended ko is Telstra kung sa coverage ang pag-uusapan. So, for safety, Telstra maganda. Number 2, pagkatapos ng SIM card, sa kami, ang sinunod ko kagad kinabukasan, hindi naman kinabukasan. Nung nakapagpunta na kami sa temporary accommodation namin, kinabukasan nun, nagpunta na agad kami ng banko. Open na agad ng bank account. Napaka-importante dito ng bank account. Una, magagamit nyo yan sa pag nagtrabaho na. And mostly ang mga establishments dito is cashless na. Kahit yung Uber, cashless na. Hindi ka na pwedeng makapag-book nang wala kang ATM o yung debit card. Sa banko, may Big Four, may Combank, NAB, Westpac, tsaka INSET. For me, personally, ang sinerch ko yung apat na yan. And ang bagay... So for me, ang bagay na sitwasyon namin noon na bagong dating na ano yung mag-a-apply pa ng trabaho, mag-a-harap ng trabaho, walang pera pang papasok, is NAB. Yung sa banko, nag-search din ako, na, bago kami dumating dito, nag-search din ako kung ano yung pinaka-babagay sa mga bagong dating na immigrant. Na ano ko, parang na-feel ko na mas bagay yung, ano, yung NAB para sa mga bagong immigrant. So, yung NAB Classic, wala siyang mga deduction, wala siyang walang fee pag nag-withdraw, walang transaction fee sa international pag nagpadala ka, and wala siyang requirement na kailangan may pumapasok na pera buwan-buwan or weekly, wala. So maganda siya sa mga bagong dating na naghahanap pa ng trabaho na wala pang pumapasok na pera. Hindi naman kailangan ng deposit para makapag-open ng account. Dali lang yung ID, syempre passport, yung visa grant, yun, napaka-importante. Kahit yung dalawang lang yun, or magdala ka ng birth certificate, yun lang. Okay, next. Ito next, yung TFN, yung tax file number. Number 3 na to. Tax file number, kailangan yan sa pag nagtrabaho, kailangan yan kasi yung tax dun mga sa Pilipinas, TIN. Nag-a-apply siya online lang sa ATO, Australian Tax Office, yun, www.ato.com.au, then mag-apply na ng TFN. Yun lang. Tapos, ang last for me, Medicare, pagkarating mo, apply na kaagad kasi medyo matagal yung approval nito, 2 to 3 weeks bago dumating yung card. And sa 491 kami, katulad namin, 491, medyo iba yung processing ng pag-apply. So medyo may konting pagkakaiba sa mga PR. Kaya kailangan maaga pa lang is mag-apply na. Yung sa banko, mga 1 week to 2 weeks lang darating na yung card. And then yung sa Medicare is
2 to 3 weeks. Paalala lang, siyempre kailangan bago mag-apply sa banko at sa Medicare, kailangan meron kayong address na pagbabagsakan. Mga siguro address to na isa pang isang buwan na address. Kung may kakilala kayo na doon muna para pababagsakin yung mga cards. Kasi lahat dito is i-mail pa. I-mail pa yung debit card mo tsaka yung 8 Medicare. Yun lang. Salamat.